Hello guys, Ricky Cruz here and welcome to my channel. Yon guys, welcome back sa ating channel. Wala muna tayong tutorial ulit ngayong araw na ito, pero mag-unbox tayo ng in-order nating item. Ang item na to is stabilizer siya, gimbal. In-order ko siya nung June 6, dumating siya kahapon. In-order ko siya from Amazon. Ayan. Bago ko to in-order, hinanap ko muna yung mga ibang nag-review tungkol sa item na to. Medyo sa tingin ko okay naman. Okay naman yung mga review nila. Maganda naman yung mga reviews nila tungkol sa item na to. Kasi itong item na to, sa stabilizer na to, worth less than $100 siya. So, nabili ko siya ng about $250 sa Amazon. Ngayon, i-unbox natin siya. Dito ng ating knife. At gagawa natin siya ng review. Titignan natin kung worth it ba siya. So, buksan natin. Siliyado pa. Tignan natin. And sana okay siya. Kasi itong gimbal na to, gagamitin natin siya sa pag-vlog at especially sa travel natin. By next month, ta-travel tayo. Sasama ko kayo. Bili ka ticket. So, yan. Oh! Papel! Oops! Siya. Kamuna dyan. Wow. I steady throw. Siya. Para sa mga action cam to na yan yung gamit kasi natin GoPro Hero 7. Although nasabi nila is ito yung pampatay sa mga stabilizer. Hindi mo na kakailangan itong gimbal para sa GoPro 7. Pero sa experience ko, kahit naka-on yung hyper stabilizer niya, is parang may konti pa rin. Meron pa rin shake na nakikita. Kaya kumuha ko nito. Especially nga, tatravel nga tayo. Kailangan natin to. Buksan natin. Wow, may bag. Ganda. Nice. Manual. Kunyaring binasa. Oh. Tripod. Mini tripod stand. At ang ating stabilizer. Ganda. Yung handle niya, yung grip niya, parang handle o parang body ng DSLR. Ganda siya. At ang charger. May print candy. Yan. Talagay natin yan sa sapatos. Pagmula natin itong bag. Tingnan natin kung may charge ba siya, power on. Doon. Nakailaw na yung indicator niya. Meron siya, dito yung kanyang DC out at DC in pang USB. Tapos ito ang kanyang controls. Yan. Subukan natin siya ng naka-attach ang GoPro. Yan, so nag-switch tayo sa phone natin kasi gagamitin natin yung GoPro. Lagyan natin siya dito. Kunin natin ang GoPro. Meron siyang screw. Yan yung dalawa. Diyan yung lock nung
GoPro. So yan guys, nai-attach na natin yung GoPro sa kanya. Itong mga button, itong slide up na to, yung F1 at F2 sa baba, kapag in F1 mo siya, babalik siya sa original position niya. Tapos yung sa baba naman, yung F2, pag pinress down mo siya, maglalak naman siya kung saan mo siya inilagay lang. Tapos ito yung joystick niya kung imove mo siya. Try natin. Move up, down, left, right. And let's break that sa original position. And yan siya. Tapos ano siya, may Bluetooth din siya. And may indicator din dito kung anong mode siya. Tapos tingin natin siya sa labas. Maglalakad tayo at tatakbo. Subukan natin yung pagiging stable niya kung okay ba siya. Tara. So yan, stabilization on. Gamit itong iSteady Pro. Tingnan natin pag naglalakad. Yan, walking with Hohem iSteady. Subukan nating tumakbo. Running with Hohem iSteady Pro. Now, lakad ulit tayo. Ngayon naman, subukan natin with Gorilla Pad. Walang stabilizer o wala yung Hohem. Sige, dito gamit natin ng Gorilla Pad. Mag-walking tayo. Walking, stabilization on by GoPro. Subukan naman natin ng tumakbo. Running. Yun, pagod. So guys, yan yung bigyan natin sa labas, yung walking tsaka running comparison ng gamit itong iSteady Pro tsaka yung hyper smooth stabilization ng GoPro lang. So tingnan naman natin ngayon yung side by side comparison ng video. So ayan guys, so far tingin ko sa kanya okay naman siya. Yung materials na gamit sa kanya, hindi siya cheap. Maganda yung quality niya.
Maganda rin dito itong pwede mo siyang gawing charger. Katulad na nga nitong GoPro natin. Ang GoPro kasi, ang bilis niyang malobat. So, meron siyang built-in na power bank. Kasi ang battery nito, guys, is aabot ng up to 12 hours. Kaya okay siya, power bank, tapos... Pero nga pala, sa weekend, may lakad tayo, pumunta tayo ng theme park. Masusubukan natin to sa... kung naalala niyo yung action cam na nabili natin ng 1 dirham lang sa Wook. Masusubukan natin itong galing nito doon. Kasi yung 1 dirham na yun, wala siyang stabilization na built-in. Talagang magalaw yung kuha niya. Cheap. Mura. So, masusubukan natin to. So, yan yung mga buttons niya. Ito yung power. Kapag pinress mo siya, nag-long press ka ng mga 3 seconds, yan yung magsiswitch on siya. Tapos itong F1 tsaka F2 na to, pagka switch up mo siya, babalik siya sa original position niya. Kapag F2 naman, switch down, maglalak naman yung panin niya. Tapos ito yung mode button. Pagka single press o single click, iilaw itong mode niya. Yan. Yan yung indicator ng mode. Ito rin yung nakalagay. Single click PF or pan following. Yung double click PTF. Yan yung pan and tilt following. Tapos pag tatlong click naman, triple click. Yung all lock. Tapos pag apat, all following. Ito base sa may menu, sa may menu. Sa may tawag ito. Instructions manual niya. Yan, yan yung pinaka mode niya. Pag-aralan ko pa yan kasi bago pa lang natin siya gagamitin. Kaya kailangan pa natin siyang aralin. Tapos dito sa gilid ito, pwede ka maglagay dito ng accessories, ilaw, siguro itong lagayan ng phone, meron din siguro, pwede rin siyang lagay dyan. Tapos meron ditong, yan. Pwede mo siya kasing gawing power bank dito, tsaka pag isa-charge mo siya sa may kabila naman. Open natin siya. Yan, USB port. Pang power bank at tsaka pang charge. Gusto mo siyang i-charge. Yan, ito ang light indicator niya. Switch on. So ayan guys, hanggang dito na lang muna ang review natin dito sa iSteady Pro na to. So far, maganda naman ang review ko sa kanya. Okay siya, the best siya. But item core quality looks, tapos yung mga materials na gamit sa kanya, okay siya, maganda siya. Pero hindi pa natin talaga masasabi ngayon kung talaga bang sulit ang item na to. Pero after 1 month na paggamit natin sa kanya, i-update ko kayo dahil gagamitin natin siya for travel. Pagka malabas-labas tayo, doon natin siya masusubukan. So, hanggang dito na lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click the red subscribe button down below. Click like kung nagustuhan mo yung video na to at see you again sa susunod nating video.